Kung paano po ipagbigay alam po sa inyo itong viral post na po ito, yung mga natapong balota at election na paraphernalia po. Siyempre po, dahil bilang tayo ay pinuno ng Task Force Contra Fake News, atin po munang tinawagan, makita natin ito sa social media, tinawagan po kaagad natin ang ating election officer ng Maynila. Inalam ko ano talaga yung nangyari dyan. Lumalabas human error na naman. Yung mga boxes na yan ay naglalaman ng, ang tawag nga nila ng mga teachers daw dito ay mga basura. Sapagkat naglalaman ito ng mga envelope na ginamit, yung iba pa nga ginamit ng eleksyon. At the same time, meron din po ditong yung mga election returns po ba na kung saan sa isang presinto kasi ang pinuproduce po nito ay 30 ER ang bawat machine. Yung nakikita po natin piniprint. Ang problema po, yung iba hindi kinukuha yung kopya. So ang ginawa po ng mga teacher, nilagay po lahat dito sa mga box na ito. Ito po yung box na naglalaman ng original na balota nung gagamitin nung araw ng eleksyon. Yung po pala yung eksaktong istorya talaga nila dyan. So gagamitin yan nung araw ng eleksyon, wala na pong laman ng mga original na balota yan. Laman po yan ng mga produkto, yung mga basura nung mismong araw ng eleksyon. At pagkatapos po, ay nung kinukolekta ng F2 Logistics, yung mga vote counting machines sa bawat presinto, ang nangyari po na isama yung mga boxes na yan at meron po kami mga larawan na pamahari po maipakita namin yan mamaya sa aming press briefing. Nung kinukuhanan kasi ng mga pulis habang kinukolekta ng F2 Logistics at pagkatapos na isama nilang nakuha doon sa dapat dadalhin sa Santa Rosa yung mga vote counting machines na yan. So yan po yung kabuuan ng istorya at mamaya po sa ating pong press briefing na gagawin ay maaaring maiharap din namin mismo yung F2 Logistics at yung mismo election officer ng City of Manila. Kung paano po nauwi sa Cavite? Ganito po yon. Kasi nga po, yung mismong F2 Logistics kasi, ang in-charge sa pangungulekta ng mga vote counting machines sa lahat ng presinto, halimbawa dito sa Maynila. At ang purpose po talaga dyan ay yung mismong mga vote counting machines dadalhin muli sa Santa Rosa. Dahil tandaan po natin na yung pinaglalagyan namin ng aming mga vote counting machines ay sa Santa Rosa. Ngayon po, nakasama yung mga boxes na yon na nakolekta na dapat naman hindi kasama dahil hindi naman para sa kanila yung para yan sa COMELEC ibibigay kasi yan yung mga excess, yung mga nasira na yung mga envelope na walang na ginamit nung araw ng eleksyon. Ang tanong ngayon, tama po yung katanungan nyo, bakit napunta sa Cavite? Yan po yung hinihintay namin na report mula po sa F2 Logistics at kinakailangan maipaliwanag po nila sa amin. In fact po, may picture din kami yung mismo ng mga nagbuhat ng mga taga F2 at saka yung gwardiya nung mismong kinukuha nila yan dyan sa Rizal Elementary School sa Tondo, Manila. Sa ganito po, Com, ano po yung so far sa nakukuha po ninyong mga salaysay, sa mga datos po nakukuha nyo, ano po yung mga lapses na initially nakikita po ninyo na iimbestigahan po ng ahensya? Ay, siyempre po, kinakailangan tingnan natin yung tinatawag na chain of custody. Sino ba talaga dapat ang may custodya ng mga, kahit pa sabihin mo mga basura na iyan na ginamit, kahit na noong araw ng eleksyon, yung mga hindi na nagamit. Wala po dito mga balota na yung mga pinunit. Kasi yung mga pinunit na balota na excess, yan po, para maliwanag lang sa ating mga kababayan, ay lahat ng yan nasa loob ng ballot box. At gusto ko rin liwanagin po, samantalahin ko yung pagkakataon yung inyong programa, na lahat po ng mga balota na ginamit noong araw ng eleksyon, original ballots, especially yung mga nahulog sa machine at nasa loob ng ballot box, fully accounted po mula sa City Treasurer's Office ng Maynila. Wala pong nawawala, wala pong kulang, walang sobra whatsoever, eksakto po na na-receive ng City Treasurer's Office ng Manila. Yung po kasing mga balota na ginamit natin, yan po ay dinideliver lahat sa Treasurer's Office ng isang syudad o ng isang munisipyo. So, dito po yung chain of custody. Sino ba ang dapat na may kahit pa sabihin mong basura na ito, kahit pa sabihin mong ito ay mga nagamit na, mga envelope, mga ERs na hindi kinuha ng kung sino-sinong dapat kukuha ng mga election returns na yan, na ang bawat presinto, yan po ay dapat i-account ng mga taong involved sa pag-handle at pag-hawak ng mga gamit na yan. Kahit po yung mismong kumolekta at yung mismo nagdala doon sa Cavite, titingnan po natin ang liability. Kasi po, yung mga ganyang klase mga pagkakataon at pangyayari, yan po yung magkakamag-create na naman ng duda na bakit may ganito, bakit may ganyan. Tama po, hindi po pwedeng palampasin po ito. Definitely po, papailan po namin ang kaso kung talagang may liability ang sino man na in-charge
Just a tinatawag na chain of custody. Yun nga po, Kom, yung mga ganitong video na kumakalat po ay syempre nakakadagdag dun sa perception, maliman o hindi, na may kaduda-duda po na nangyari po sa halalan. Ano pong siguro ginagawa ng COMELEC aside from the investigation para nga po siguro ma-plancha po itong lahat ng nakikita po sa social media ng mga ganito pong mga claims? Tama po. Siyempre, unang-una, inaalam muna namin sa mga treasurer's offices ng buong Pilipinas kung intact na kolekta ba nila, nasa kanila ba lahat yung mga ballot boxes. Again, inuulit ko po para sa kaalaman ng mga kababayan natin, yung lahat po ng balota, lahat ng mga ballot boxes, at saka yung laman niya, lahat po yan ay sinusurrender sa lahat ng treasurero ng mga munisipyo at syudad sa buong Pilipinas po yan. So dapat po kung sa precinct, sa bayan na yan, halimbawa ang number of precincts ay 200 dapat na ballot boxes yon na may laman. So dapat properly accounted po yon. Yung vote counting machines po yan, yan po ay sa amin. At yan po ay di-deliver naman sa Santa Rosa. Dahil dyan po yung imbaka ng mga vote counting machines natin yan. Either yung mga narentahan natin na vote counting machines o yung mga vote counting machines na nirefurbish natin na pag-aari po ng Commission on Election. Sa Santa Rosa po lahat yan. So yung manggagaling sa buong Pilipinas na diniliver dati ng logistics company na kakontrata namin, kokolektahin din po lahat nila yan. Dapat properly accounted. Yan po yung una namin ginagawa. Yan po yung inaalam namin para po walang may nawawala o malang sasabihin na bakit may ganito na naman, bakit naandyan na naman yung mga gamit na yan. Kom, may iba lang po tayo. May update na rin po ba doon sa mga nai-report na election returns mula Masbate, Quezon at Cebu na hindi po umano match ayon sa PPCRV? Tama po. Una rin po, para sa inyong kaalaman, base sa 128 na COs na election returns mula sa iba't ibang o mga balota, ballot boxes mula sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas, out of 128 out of 757 ang findings po ng ating pong ARMAT na tinatawag, yung random manual audit, ay almost 97.93% ang match po, ha. So yun po yung number one. Number two po, yung tungkol doon sa may discrepancy na sinasabi, ang aming initial findings po ng aming Information Technology Department ay dahil nagdoble yung pagpapadala ng mismong electoral boards. Ano pong ibig sabihin? Nung unang nagpadala po sila, hindi po naging successful. Kaya po ang ginawa nila, siniro nila yung mismong machine. So nagprint na naman ang machine ng zero. Pagkatapos, nung nagpadala therefore, dalawa ang napadala, nung unang nakapagpadala at saka yung pangalawa nung after nila mag-zero, yun po yung una. Yung pangalawa naman po na dahilan kung bakit na-doble din ay yung unang naipadala, yun po yung final testing and sealing na pagpapadala. Yun po yung result, yung kaya po ang nakita, 10 lang ang boto. Dahil 10 balota po ang involved nung nagtetest tayo ng mga makina ng isang linggo bago mag-eleksyon. Yung pangalawa naman po, yun yung tunay na result ng mismong result ng mismong araw ng eleksyon. Yung pangatlo po, yun po yung isasubmit pa sa atin din ngayong araw na ito ng aming Information and Technology Department kung ano ang kadahilanan kung bakit na doble yung election returns na natanggap po ng mismong PPCRV. May consequence po ba, Com, syempre mga talong ng mga tao, ano pong may mababago ba sa mga resulta ng ganito, kahit na sa mga local races, o ganun pa rin po ba yung makikita? Ano po yung pakipaliwanag lang po siguro sa ating mga kababayan na hindi sigurado sa nangyari pong discrepancy ito? Tama po. Wala pong pagbabago po yun sapagkat una, kitang-kita po na yung naipadala na result ng isang presinto, kitang-kita po yung isa, 10 lang ang boto. Yung isa naman, yung ang boto, yung mismong araw ng eleksyon na boto. Ibig sabihin, kung 300 po ang nakaboto, 300 po ang naandoon na result. Dito naman po, 10 lang. Bakit 10? 10 sapagkat ito po yung ginamit nung mismong tinetesting natin yung machine, yung final testing and sealing. Kitang-kita po na 10 lamang at saka naandoon din po yung oras na magkaiba yung oras at saka magkaiba yung araw. So, doon pa lamang po ay alam natin na hindi po, wala pong pagbabago o wala pong effect sa result po ng mismong halalan sa presinto na yon, at wala rin po yung effect whether national o local man. Ngayon yung nagdobling
transmission, pwede pa mangyari yung double, pwede po mangyari yung double transmission. Na kapag padala ka, biglang naghang, akala nila naghang yung pagpapadala, para din pong sa cellphone. Pag po tayo sa cellphone ay gumagamit, minsan nagsesend tayo, hindi makapag-send. Pagkatapos yung pala, pindot ka ng pindot, hindi ka makapag-send. Tapos sabi mo, napakahina ng signal. Yung pala, nakakapag-send ka, nare-receive, kaya minsan yung mismo nakakatanggap. Ilang beses na nakatanggap siya ng na-send mo ng message. Ganun din po yung dito. Akala ng mga electoral board o ng electoral board, hindi siya nakapag-send. Pagkatapos later on nakapag-send, na-double po yung sending ng mismong result. Wala po effect yon. Isa pa rin lang din po ang bilang noon. Bakit po? Doon sa mismong natumanggap na consolidation system, once na nakatanggap na po siya ng isang result, hindi na po papasok yung susunod na ipapadala. Yun po yung ating mekanismo na nakalagay at nakaprogram na once na nakatanggap na ng result yung mismong consolidation system sa bayan o sa syudad, hindi na po niya natanggap ng result sa same precinct na pinanggalingan.